Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong papasahin ay mula sa Book of Psalms, chapter 139, verses 13 to 14. For you created me, or my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina ay hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintan. Brothers and sisters, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Muli nating alayan ang Diyos ng papuri at palakpak. Hallelujah. Makakaupo na tayo, mga kapatid. You can all be seated. Happy anniversary sa Cathedral Chapter. At ang aking pong paksa, ang aking tatalakayin ay galing sa tema ninyo na may pamagat na Fearfully and Wonderfully Made. Fearfully and Wonderfully Made. Maingat at kamangha-mangha na paggawa ng Diyos sa tao. Naniniwala ka ba na nilikha ka na special? Naniniwala ka ba na hindi ka ordinaryo? May mga pagkakataon sa ating buhay na minsan tumitingin tayo sa salamin at sinasabi natin hindi natin gusto yung itsura natin. Have you ever looked at yourself in the mirror and didn't like what you saw? Meron bang mga pagkakataon na tumitingin ka, maharap ka sa salamin at sinasabi mo, hindi ko gusto na ito yung itsura ko? Mga kapatid, lahat tayo, sa totoo lang, may mga time na nagko-complain tayo, nagre-reklamo tayo, at nagko-complain tayo sa ating itsura, sa ating tayo, sa ating tindi, sa kulay natin. No? It's common, especially among young people. Sa mga kabataan, common yun yung maging self-conscious sila about their looks, no, sa kanilang itsura. Ang iba sa atin, we begin to compare ourselves with other people. Kinukumpara natin, hinahangging natin ang ating sarili sa iba. We begin to notice other people's expectations and preferences. Ang iba nga, magpapa-opera pa. Yung mga may pera, magpapa-opera sila para lang mabago yung itsura nila. Or magpapa-opera sila para maging ka-itsura nila yung mga taong gusto nila na maging kamukha. Paparitoke nila yung kanilang ilong, paparitoke nila yung kanilang labi, at ang iba, ibang bahagi ng katawan, may mga ganon. Ang tanong ko, who are you trying to impress? Sino ba yung gusto mong impress? Bakit kailangan nating baguhin ang ating sarili? Who are you trying to impress? Ang tao ba? Ang ibang tao? O ang Diyos? Surely, hindi siya mai-impress kung babaguhin natin ang ating mukha. Amen? Sapagkat yan ang design ng Diyos sa atin. Nalala ko, may isang kwento, kwento lang to pero nakakatawa, na-remind ako sa story na ito. May isang babae na nagkasakit ng malugha at na-comatose siya. Nang pag isang buwan niyang comatose, biglang nagpakita ang Panginoon sa kanya. At sinabi sa kanya ng Diyos, mabubuhay ka pa at bibigyan pa kita ng 20 years to live. So meron ka pang another 20 years. No? So, laging gulat po ng mga mahal niya sa buhay na nagbabanta sa ospital, pati mga doktor, bigla siya nagising. At nung magising siya, ang lakas-lakas niya. Parang walang nangyari. Kasi sabi nga ng Panginoon, ibigyan kita ng another 20 years. At alam niyo po, dahil panibagong buhay, sabi niya, 20 years na existence ko, ang gagawin ko, i-enjoy ko yung aking buhay. Ang una niyang ginawa, paglabas sa ospital, pumunta siya sa parlor, sa saloon. Nagparibad siya,
pakulay siya ng buhok. At nagpaganda siya. At hindi pa siya natuwa. Pumunta siya sa isang cosmetic surgeon. At pinabago niya ang kanyang ilong. Pinabago niya yung kanyang lips. Meron sa mga pinabago, nagparitoki siya doon sa clinic. At paglabas niya sa clinic, may mabilis na sasakyan na hagip siya at namatay. At nung siya namatay, pagpunta niya sa langit, sabi niya sa Panginoon, Lord, di ba sabi mo, 20 years mo pa akong bibigyan ng buhay, bakit ako nasagasaan at namatay? Sabi ng Panginoon, sino ka ba? Hindi siya nakilala dahil nagparitoki siya. Mga kapatid, kaya nga, who are you trying to impress? Mga kapatid, do you not know that God created us to be different from the other person for a reason? Nilikha tayo ng Diyos na kakaiba sa ibang tao. Mayroong dahilan ng Diyos. Hindi ba kayo nagpapasalamat na iba yung itsura niyo sa katabi ninyo? Amen? Amen? Tama po ba? Iba-iba tayo ng itsura sapagkat iba-iba ang paglikha ng Diyos sa atin. Amen? May dahilan ng Diyos sa ating magkakaibang itsura, magkakaibang disenyo. Kasi if you succeeded in changing yourself to look like someone else, then you're no longer unique. Kapag ikaw ay nagtagumpay na baguhin ang iyong sarili at maging katulad ng iba, hindi ka na unique, hindi ka nakakaiba. Ang tawag sa iyo, you're nothing but a second rate trying hard capital. Amen? Kasi gaya-gaya po tumaya ka na lang. Tama? Kasi hindi po, at alam niyo po, kapag yun ang ating ginawa, ano mapapala mo? What have you accomplished? Absolutely nothing except for deep regrets, poor self-image, depression, etc. Alam niyo po mga kapatid, kapag pilit natin binago ang ating sarili, ang mangyayari sa atin, magkakaroon lang tayo ng regrets. Mayroon kakaroon tayo someday panghihinayang. Magkakaroon tayo ng poor na self-image, mababang pagtingin sa sarili kasi gusto mong maging katulad sa iba. Magkakaroon ka ng depression. Gusto mo ba yon? Of course not. Tama? So, sa ating pagsal ito na fearfully and wonderfully made, itong una po na gusto kong ipakita sa inyo. Ang unang aral, you are God's masterpiece. You are God's masterpiece. Ikaw ang obra maestra o maestra ng Panginoon. You are God's masterpiece. At gusto kong sabihin sa inyo, God didn't make mistakes. God didn't make mistakes. Ang Diyos hindi siya nagkakamali. Ang tao piling magkamali, pero ang Diyos hindi. He doesn't make mistakes, mga kapatid. Ginawa ka at ako ng Diyos for a particular reason, particular purpose. May dahilan siya, bakit iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng itsura, iba-iba tayo ng heights, iba-iba tayo ng color ng skin, iba-iba tayo, at mayroon pong reason si Lord kung bakit tayo magkakaiba. Amen? The Bible says, for you created my inmost being. Yun ang sabi ng Psalms 139. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So ang Diyos ang lumikha ng katawan mo, ng katawan ko. Siya yung nagbuo ng bawat bahagi ng aking katawan. At ito pa po, sabi ng verse 16 ng Psalms 139. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ako yung nakita na, hindi pa man isinilang, pati mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal na balangkas mong ikaw lamang ang may alam.
kahit yung haba ng buhay mo, ang Diyos lang nakakaalam. Amen? Minsan magtataka kayo, may mga tao, bata pa, kinuha na ng Panginoon. Ang iba naman, matanda na, kinuha na ng Panginoon. Pero sabi ng Bible, ang Diyos ang nakakaalam ng haba ng buhay natin. Kasi siya ang nag-form sa atin. Yan ang sasabi ng Psalms 139 verse 16. Nakita ka na, hindi ka pa man sinisilang. Amen? Nakita ka na ng Diyos. Now, mga kapatid, ang Diyos lang ang lumikha sa atin. At tulad ng sinabi ko, you are God's masterpiece. And God doesn't make mistakes. Nung nilikha ka niya, hindi siya nagkamali. Maraming tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta, wala kang saysay, kinukumpare mong iba ang sarili mo sa iba, may iniisip mo, you're a man for nothing, no? Iniisip mo, hindi ka magsasucceed. Pero alam niyo po, mga kapatid, you're special. Kasi masterpiece ka ng Panginoon. Amen? At walang ibang lumikha sa iyo kundi ang Diyos. Amen? Nalala ko yung isang joke about sa isang scientist na sinabi niya sa Diyos na he is as smart as God. At kaya niya daw lumikha din ng tao. He could make life in a test tube, sabi niya sa Diyos. So God listened very patiently and kindly to the scientist. So sabi ng Diyos, very well, okay, let's have a life-making contest. So sabi ng scientist, okay, great, sabi na. Deal, sabi ng scientist. So sabi ng Diyos, gagawin natin ang tao just like I did it back in the old days with Adam, katulad ng paglikha ko noong una kay Adan, ganun ang ating paggawa ng tao sa ating life-making contest. So sabi ng Diyos, okay, mauna ka. So ang ginawa ng scientist, sabi, no problem. At siya ay yumuko at kukuha siya ng putik kasi just like the old days na paglikha ng Diyos, kukuha siya ng putik at biglang sinabi ng Diyos, no, you have to get your own dirt. Kumuha ka ng sarili mong putik. Dahil ang putik na yan, akong lumikha niyan. So ano yung gustong ipahiwatig dito? Ang ipinapakita dito, ibig sabihin, gumawa siya ng sariling putik para likhain ang tao, hindi siya kukuha ng ginawa na ng Diyos. Kasi ang mga scientists, lumilikha sila ng mga bagay na existing na, mga bagay na created na ng Diyos. So ang ibig sabihin, nothing they're doing is truly original. Wala silang ginagawa na original. At ang nakagagawa lang ng original ay ang ating Diyos. Amen. Kaya yan nga po daw ang pagkakaiba ng word na create at saka yung word na make. Anong pagkakaiba ng create sa yung word na create sa make? Ito po. Ang word na create means to bring something into existence, while you make means to form something by putting things together. In other words, create is from nothing to something, while ang make is from something to something. Amen? Halimbawa, ang tao mula tayo sa alabok, saan galing alabok? Mula sa wala. Diba? Kasi ganun ang Diyos lumikha. Nung sabi nung walang liwanag, sabi niya, let there be light. And there was light. Amen? Ganun si Lord, from nothing to something. Pero ang tao, from something to something. Tama po ba, mga kapatid? Nalala ninyo? Noong ang mga Israelites, nandun sila sa disyerto, wala silang makain. From nothing to something, lumikha ang Diyos ng isang pagkain galing sa langit. From nothing to something. Pero ang tao, gusto natin kumain, kukuha tayo ng flour, i-bake natin, kukuha tayo ng bigas, sasainin natin. So from something to something. Kaya, ang point doon sa story ko, na ibig sabihin, ang mga scientist, ang mga tao, nothing they're doing is truly original. Lahat ay galing na sa nilikha ng Diyos. Amen? That's why, yun sasabi ko, you're special. Because you are God's masterpiece. Amen? Mga kapatid, at alam niyo ba, bakit ko sinabing masterpiece tayo ng Panginoon? Dahil ang paglikha ng Diyos sa atin, kakaiba. Hindi kaya kong likhain ng sino man. God put
amazing things about humans. For example, mag-example ako ng mga ilang bagay na amazing, kahangahanga, kamanghamangha. Kaya tama yung tema, fearfully and wonderfully made. Fearfully. Sobrang ingat sa paglikha sa atin. Ito po yung mga amazing things about humans. Alam nyo, nagsaliksik ako, mayroon po mga pag-aaral, katulad ng pag-sneeze natin. Yung pag-sneeze. Yung sneeze yung pagbahin o pag-hatsing natin. Alam nyo ba sa pag-aaral, ang pag-sneeze ng tao, a sneeze can exceed the speed of 100 miles per hour. Yun ang sneeze pa lang din ha. Ang speed natin, yung ating pagdura, ang speed ay sa pag-aaral, the average human produces 25,000 quarts of spit in a lifetime, enough to fill 2 swimming pools. Yung ating dura sa ating lifetime ay naglilikha ng 25,000 quarts at ito ay sapat para i-fill ang dalawang swimming pools. Ang ating feet, ang ating paa, ay sa pag-aaral ng panang tao, the feet account for 1/4 of all the human body's bones. That's 52 bones in the feet alone. A pair of feet has 250,000 sweat glands. Yan ang ating feet. Di ba kamangha-mangha? Yung nose natin, yung ating ilong. No? Kaya huwag kayong magre-reklamo kung di katangusan yan. No? Special yan. Alam niyo ba ang nose natin? Your nose is not as sensitive as a dog's. No? Hindi man kasensitive sa mga aso, but it can remember 50,000 different scents. Ang ating ilong, kaya niyang ma-identify, ma-remember ang 50,000 scents. 50,000, imagine, 50,000 na amoy, kaya niyang ma-remember. Amen? Lalo na yung amoy ng asawa mo, kaya mong i-remember yan. Amen? Ang amoy ng mga pabango, naalala niyo, mga pabango niyo nung high school pa lang kayo, nung elementary kayo, nung college days niyo, pati yung amoy ng pabango na niregalo ng boyfriend niyo, pag naamoy niyo, ay nare-remember niyo. Kasi capable ang ating ilong na ma-remember ang 50,000 cents. Amen. Your brain, alam niyo ba yung utak ng tao sa pag-aaral? In a man is a 3-pound brain which has 100 billion neurons linked to each other. Imagine, 100 billion neurons. Ang eye natin, ang ating mata ay sa pag-aaral, an eye is composed of more than 2 million working parts. Imagine, ang ating mata, 2 million working parts. An eye cannot be transplanted. Ang ating heart pwede transplant, ang ating kamay pwede transplant, maaari ang liver at ibang organs, pero ang eye hindi kaya transplant. Ayon sa pag-aaral, ayon sa mga expert. More than 1 million nerves, fibers, connect each eye to the brain. Ang retina sa iyong mata is thinner than a paper, mas manipis pa sa papel. Yet, its tiny surface contains 137 million light-sensitive cells. Amazing. Amen. And these retina cells perform up to 10 billion calculations per second in determining the nature of the image transmitted to the eye by light photons. No supercomputer on earth is capable of matching these virtually instantaneous calculations. Kahit anong klaseng computer, walang katumbas ang mata. That's amazing. You are a God's masterpiece. Did you know that humans are the only creation that God breathed into the breath of life? Alam niyo ba na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lang ang hiningahan ng Diyos? The breath of life. Hindi niya hiningahan ang mga anghel. Hindi niya hiningahan ang mga animals, ang mga plants. The only creation na si Lord ay binigyan niya, hiningahan niya ng breath of life is you and me. Amen.
you are God's masterpiece. He give us living souls. Amen? Ang mga angel, walang soul yan. Ang mga hype, walang soul yan. Ang mga plants, walang soul yan. At nag-iisang nilikha ng Diyos na may soul ay ikaw at ako. You are God's masterpiece. Amen? We are special. In all the world, sa buong mundo, there is no one like you. Naniniwala kayo? Sa buong mundo, maghanap kayo, wala kayong kaparehas. Kahit yung identical twins, magkaiba yan. Amen? In all the world, there is no one like you and me. Since the beginning of time, there has never been another person like you. Nobody has your smile. Nobody has your eyes. Nobody has your nose, your hair, your voice. Amen? Ano napansin niyo mga kumanta kanina? Magkakaiba. May magagaling, mayroon katamtaman lang, mayroon naman medyo okay lang. Amen? May mga kumakanta na talaga namang bababa ang presensya ng Diyos. Mayroon namang kumakanta na bababa ang pasensya ng Diyos. Different voices. Magkakaiba. Amen? You are special. No one can be found who has your handwriting. Kahit sa handwriting mo, magkakaiba tayo ng handwriting. Amen. Hindi pare-parehas yan. No one who has your taste for food. Magkakaiba tayo ng panlasa. Ang iba, sarap na sarap sa lechon. Ang iba naman, ayaw. Iba-iba tayo ng taste. Yung taste ng sa fashion, sa clothing, sa art, diba? Sa music, magkakaiba tayo ng taste. Tama po ba? And no one sees things just like you. Kahit sa ating mga perspective, sa ating mga nakikita, iba-ibang ating nakikita. Amen? Ang iba, malayong tingin, pero wala namang natatanaw. Ang iba, nakakakita ng hindi nakikita ng iba. Amen? So you are special because you are God's masterpiece. Tatanda natin yan. Number two, the lesson, being fearfully and wonderfully made, God has a unique plan for each one of us. God has a unique plan for you. Amen. You are fearfully, wonderfully made, so God has a unique plan for you. Meron siyang kakaibang plano para sa inyo. Naniniwala kayo? Okay? Kahit hindi mo, no need na i-compare mong sarili mo sa iba. No need na ma-insecure ka. No need na maingit ka sa iba. Kasi may ibang plano si Lord sa iyo. May ibang plano Diyos sa iba. Amen? At alam niyo ba, God knows all you're going to face. Kahit yung hinaharap mo, kahit yung haharapin mo palang, alam ni Lord yan. Bakit? Diba sa Psalms 139:16, binasa natin kanina, hindi ka pa sinisilang, alam na ng Panginoon, nakita ka na niya. So in other words, sinasabi dito na alam ng Diyos ang mga challenges that you will face in life. Alam niya yung mga trials, mga troubles, mga struggles na haharapin mo sa buhay. And God has a unique plan for your life. Kaya nga, di ba sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and the future." Amen? Alam nyo, ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, whether ito ay naglilingkod ka sa pamagitan ng pag-awit, pagsayaw, pamamahala ng gawain, pag-preach, no? We serve a God who loved us. We serve a God who loved us dearly. Amen? We serve a God who wants us to use, who wants to use us regardless of our past experiences. Gusto kang gamitin ng Diyos. Wala siyang pag-alam kung anong pinanggalingan mo, kung anong nakaraan mo, kung nag-fail ka ng maraming beses,
gusto kang gamitin ng Panginoon because He has a unique plan for your life. Amen? He can turn your mess into miracles. He can turn your trials into testimonies. Amen? Kayang baguhin ang plan niyan. Remember, yes, walang perfect na human being sa mundo, not one. Lahat tayo may imperfections, lahat tayo may mga weaknesses, at alam na ng Diyos yan. Bago pa man tayo pinanganak, alam na ng Diyos ang ating makahinaan. And He loves in spite of them. He loves you in spite of them. In spite of your weaknesses, mahal ka pa rin ng Panginoon. Because you are special. Amen? Hindi bang sabihin mo yan sa katabi mo, you are special. You are special. Amen? Mga kapatid, God loves you with an unconditional love. Mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal niya ay unconditional. Walang kondisyon. Amen? Alam niyo, we are judged every day by our looks, by the color of our skin, by our educational level, by the mistakes and decisions that we have made, and so forth and so on. Alam nyo, sinajudge tayo ng maraming tao sa ating itsura, sa kulay ng ating balat, sinajudge tayo sa ating educational level, di ba? Yung ating mga mistakes, mga pagkakamali, yung mga desisyon natin na nagawa. Pero gusto kong sabihin sa inyo, God is not. He never judge you. He never judge you. Amen? Maaaring i-judge ka ng iyong kapwa, i-judge ka ng iba, sa iyong itsura, sa iyong abilities, pero si Lord, hindi ka niya ginajudge dahil siya mismo ang lumikha sa iyo. Amen. Kung i-judge ka niya, i-judge siya ang kanyang sarili dahil siya ang lumikha sa iyo. Amen. Kung lalaitin ka ng Diyos, din nilalait niya kanyang sarili dahil siya ang lumikha sa iyo. Amen. So mga kapatid, so rejoice today. Bakit tayo kailang mag-rejoice? Because we have been fearfully and wonderfully made by God. Ang tanong ko, is there any greater love than the love of God? Mayroong bang ihigit na pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos? Wala. None at all. Walang ihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Tanda natin, ang dalawang lesson lang na to, simple lang ang aking sermon na yung, ang aking talk na yung hapon, sa tema ninyo na fearfully and wonderfully made. Una, you are God's masterpiece. Pangalawa, the Lord has a unique plan for you. Amen? Gusto ko magtapos sa isang illustration. Mayroon isang lalaki, there was a man who lived in a tiny apartment, isang maliit na apartment, at namatay siya, he died in extreme poverty. Namatay siya sa kahirapan, itong lalaki ito. So itong lalaki ito, wala siyang success na masasabi sa kanyang buhay, wala siyang any noted na victory sa life niya. After the funeral, pagkatapos ng funeral, ilang mga family members niya ay pumunta dun sa kanyang tiny apartment para i-clear out ang kanyang mga belongings. Then habang nandun ang kanyang mga mahal sa buhay, they found a painting hanging on the wall. Meron siya nakita isang painting na nakasabit sa isang wall sa tinitirahan na maliit apartment ng lalaki na matay. So they decided na i-sell nila ito sa isang garage sale. So, nung ibenta nila sa garage sale, siyempre, ordinary lang yun, sa patingin nila, nabili ito ng isang babae sa murang halaga lang. Pero yung babae na yon na nakabili ng painting na yon, ang ginawa niya, pumunta siya sa isang local art gallery para sa appraisal. Gusto niyang patingnan. And she was shocked to discover that the painting was extremely
valuable. Na nalaman niya na ang piece of art na yon na nakahang sa isang apartment na luma na rundown apartment sa isang mahirap na nagmamay-ari noon, ang painting pala niyan was painted by a famous artist who lived in the early 18th centuries. At alam niyo po, nung ilagay yun sa auction, the painting was sold for $5 million. Isipin niyo, ang lalaking ito na nabuhay siya na mahirap, namatay na lang siya mahirap, pero hindi niya alam ang value ng isa niyang painting. Amen? Hindi niya alam na siya pala ay multi-millionaire dahil sa painting niya. Pero namatay siya na he didn't even notice it. Amen? Many people are living today with the priceless treasure. Alam niyo ba, maraming tao ang namumuhay ngayon na meron tayo valuable, isang mataasang value na bagay na nasa atin. Unfortunately, namamatay lang ang tao na hindi na nandidiscover ang mga bagay na treasure na niligaan ng Diyos sa kanila. Yung potential. Amen. Kaya nga, nalala ko yung sinabi ng isang writer, si John Maxulatay, kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, ang pinakamayamang lugar sa buong mundo ay hindi yung Africa na mayroong mga diamonds. Ang pinakamayamang lugar sa mundo ay hindi yung uranium ng Russia. Hindi yung gold mines ng Ecuador. Ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo, malapit lang sa bahay mo, sementeryo. Dahil marami doon kayamanan na nakalibing. Ano yung kayamanan na yon? Marami doon mga kanta na hindi naawit. Marami doon mga poem na hindi natulad. Marami doon mga arts na hindi naguhit. Amen? Ang ibig sabihin, ang potential na nilagay ng Diyos sa buhay mo, yun ang kayamanan. Yun ang treasure mo na nilikha ng Diyos sa'yo na dapat mong gamitin para maparangalan siya. You are fearfully and wonderfully made by God. Let us all start.